Ito po, uli, ang iyong lingkod, Bahandi TV. Kumusta po kayong lahat from all over the world po? Ito po, ang isang issue na ating tatalaka. Sa ating mga pagbabalik po, sa pag-upload po ng mga videos, nais po nating talakayin o bigyan ng komento ang isang political ads. Papasok po tayo sa mga politics. Ito po ay tungkol po sa political ads ng ating mahal na vice presidente ng Pilipinas. Pero bago po ang lahat, para doon sa hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe po sa Bahandi TV and please do click the notification bell po para po ma-update po kayo sa lahat ng mga i-upload ko pong video sa mga susunod. Well, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa political ads ng ating mahal na VP. Ito po yung sinasabi niya na ibalik daw ang tiwala sa gobyerno. Ibalik ang tiwala sa gobyerno. Yun po yung tinura ng ating ikalawang pangulo ng Pilipinas, no? Ito pong kanyang ads na ibinigay, makikita mo po ito sa lahat ng klase ng platform. Iba't ibang klase ng platform po makikita mo sa social media. Pero bago ang lahat, mga kasangga, atin mo nang himayin ang isang campaign ads ni VP Lenin na kung saan ganoon din po ang kanya mga tinuran sa iba pa niya mga interview po. Sabi po niya, to solve poverty, ibalik daw muna ang tiwala sa gobyerno. Himayin po natin mga kasangga. Para may hanap buhay ang lahat. Kung may tiwala sa pamumuno, papasok ang puhunan, lalago ang negosyo at dadami ang trabaho. Ako si Lenny Robredo at ipaglalaban ko yan. Gobyerno or government? Gobyerno, ito po yung governing body of the nation, state or community. So, gobyerno or pamahalaan. Ayon sa Wikipedia, it is by which organization policy are enforced as well as the mechanism of determining policy. Normally consists of legislator, executive, and judiciary. So, ibig sabihin po, bumubuod po ito mula sa legislatura, ehekutibo, at judicial. So, sa judiciary level po. So, ayon naman po sa Britannica, yung history and facts po. The political system by which a country or a community is administered and regulated. So, ibig sabihin po, ang pamahalaan o gobyerno, isang samahan o organisasyon po, political na tinataguy ng mga tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. So, this is the political direction and control over the action of the members, citizens, and inhabitants of community or communities and societies and so on so forth. So, dapat pala may nagpapatakbo. Sino-sino ba yung mga taong nagpapatakbo ng ating gobyerno? Sino po sila? Paano po masasabi ang tao na dapat magpatakbo ay yung taong nararapat? Unang-una po, dumadaan po tayo, may sinasabi tayong eleksyon. Ini-elect ng taong bayan ang taong karapat-dapat na umupo sa ating gobyerno. Dito po, pumapasok po yung presidente, vice-presidente, senators, congressman, gobernador, mayor, vice mayor, kapitan, sangguniang bayan, sangguniang kagawad, BHW, tanod, street sweepers at iba pa. Ibig sabihin, nabibilang tayo sa isang komunidad, sa isang pamahalaan o tinatawag tayong isang pamahalaan kapag kumpleto tayo ng ganyan. So, meron po tayong mula sa presidente hanggang sa pinakamababang uri po na trabaho po o na taong nilalang dito sa ating bansa. So, ito po yung sinasabing gobyerno. At isa po ang ating mahal na VP, ang
namumuno, ikalawang pangulo po siya na namumuno dito sa ating bansa. Ikalawang pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa. So, ang kanyang claim, ibalik ang tiwala sa gobyerno. Tiwala. Teka, anong ibig sabihin ng tiwala? Ito ay reliance, assurance, honesty, di ba? Living in a care of someone, truthfulness, justice of power, or power, di ba? Paano po nalalaman ang tao ay may malaking tiwala sa gobyerno? Paano po natin? O namumuno sa gobyerno? Paano po natin malalaman na ang bansang ito ay malaki ang tiwala sa namumuno sa ating gobyerno? Mayroon po tayong mga accredited at kinikilalang mga nagbibigay ng mga ratings sa mga taong nararapat. Ibig sabihin, mayroon po tayong sinasabing ratings. Ano ito? Saan makikita ito? SWS, Pulse Asia. So dito sa ngayon, mayroon na tayong SOCMED. Hindi na tayo basta-basta bumabasi lang sa mainstream media, unlike before, na kayang-kayang i-twist kung ano man po dahil meron tayong SOCMED o social media po. At meron din po tayong bago ngayon, ito yung Kali Survey na kung saan live ang pagkuha po ng mga ratings para malaman po yung survey kung gaano kalakas ang tiwala ng tao. Diba? FYI po, madam, ang ating mahal na Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, hanggang sa kasalukuyang ito, hindi pa po sumasadsad ang kanyang ratings. Hindi pa po sumasadsad ng 60%. Hindi pa po. Lagi po yan nasa tumataas, mataas, hanggang sa ngayon na bababa na lang siya sa pwesto. Ang tao po, malaking malaki pa rin po ang ratings ng tao. Unang-una po, ang Pulse Asia po, no, umpisa po natin noong December, noong 2016. Umupo po ang ating mahal na Pangulo noong June. Pagdating po ng December, nakakuha po ang ating mahal na Pangulo ng 83% according to Pulse Asia. Na kung saan ang nag-report dito is GMA. Ano po? Noong 2016, pagdating ng 2017, according naman po sa SWS, na binigay din po ng GMA, ang ratings po ng 2017 noong June is positive 75%. Pagdating ng September, pumalo po siya ng 60%, positive 60%. Pagdating ng katapusan ng 2017, that was December po, bumalik uli siya ng positive 75%. Ito po sila. Noong December 8 to 16, according to Pulse Asia, 2017, 83% ang kanyang approval ratings. Ang po, 2018 is 80%. Yan po, hindi po yan tatanggi dahil nandiyan ang mga ebidensya. Nagliliparan yan. Ang dami pong mga ratings at marami pong nakakaalam, hindi lang ikaw. International po. Sa kabila po ng paninira po ng mga anti-government, ang mga tao po umulat na. Hindi po kayo basta-basta pinaniniwalaan. Nagtitiwala at malaki ang tiwala namin sa gobyerno. Ano pa pong ibabalik ninyo? Noong 2019, ito po, 87% according to GMA, ha, sa Pulse Asia po. 2020, 91%, the highest first ever na nangyari po sa isang presidente. Nabigyan po siya ng 91% according to Pulse Asia. GMA po ang may source niyan. Ano po? At kilala natin ang mga yan.
Hindi yan basta-basta nagbibigay. Ang mga istasyon na hindi yan masaya. Kasi mga karamihan sa mga ganyan, mga antay. Hindi yan masaya sa maganda, pero no choice sila. Dahil kung hindi nila yan ibabalita, malalaman niya sa SOCME dahil meron na tayong social media. Salamat sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Mayroon yan sa TikTok na kung saan ilalabas at ilalabas po ng taong bayan ang katotohanan. So, hindi na po yan mapaglalalangan at may kukubli sa tao. So, nung 2021, ito lang po nung 2021 ha, pumalo pa po siya ng 84%. Ito ba yung alin dyan ang ibabalik ang tiwala? Kailan nawala ang tiwala ng tao? Sa inyo lang naman po eh. Kayo lang naman po yung walang tiwala sa gobyerno. Dahil wala po kayong ginawa kundi manira ng manira sa ating gobyerno. Na imbis, di pa po kasama kayo sa gobyerno? Ang gobyerno po supposed to be, kayo po ang katuwang ng gobyerno. Kayo po yung makakatulong para pabanguhin, pagandahin ang imahe ng ating bansa. So, ibig sabihin, ang sabi mo, ibalik ang tiwala sa gobyerno o ibalik ng tao, ibalik sa tao ang tiwala. Bakit po? Kailan nawala ang tiwala? Ibig mo sabihin, dahil hindi nagtitiwala ang tao sa gobyerno, kaya sila mahirap? Kasi to solve poverty, kailangan ibalik ang tiwala. Anong logic doon? Paano mo nasabing dapat ibalik ang tiwala? As far as we know, kaming mga tao, kaming mga naniniwala sa ating gobyerno, hindi po nawala ang tiwala namin. Mula sa yan, sa mga build. Mula sa hirap ng dinanas namin, hindi na namin pakakawalan pa ang kalayaan namin para bumuto at magluklok ng tamang tao sa gobyerno. Madam VP, katuwang ka dapat sa ating presidente para mapaganda ang ating Pilipinas. Para magtiwala ang mga investors sa ating bansa. Dapat katuwang ka. Diba? Para magtiwala ang mga namumuhunan sa ating bayan. Dapat katuwang ka. Dahil isa ka sa pangalawang pangulo ka. Pangalawa ka sa pinakamataas na posisyon sa ating bayan, sa ating bansa. So, dapat katuwang ka ng ating mahal na Pangulo. Pero alam niyo po, ito yung masaklap at masakit na dumadayo pa po kayo sa ibang bansa para po siraan ang ating gobyerno. Ganun po kayo. Diba? Kasama niyo po yung traveler. Ano po yung laban namin? Diba? Ito naman pong mga nasa ibang bansa na mga kautak ninyo po, naniniwala din naman. Binigyan pa ng Nobel Prize ang isang fake news. Ang isang hindi siya hari eh. Queen of fake news. Ang crappler. Diba? Yun lang. Kaya gusto ko lang inform sa iyo po na walang dapat ibalik dahil malaki ang tiwala namin sa ating gobyerno. At ngayon po, may BBM pa kami na siyang susunod at magpapatuloy sa nasimula ng ating Pangulo. Kaya kayo po dyan, tuloy po tayo. Bongbong, sara po tayo. Salamat and good night.